Bago tayo mag-umpisa mga chong, paki-like muna nitong video bilang komportable ang pag-suporta sa ating YouTube channel. Well, ito nga ang topic ng Blackwater Bossing mga chong na si Brandon Roser ay hanggang ngayon missing in action pa rin para sa kupunan ni Coach Ariel Vanguardia kung saan ito talaga ang aasahan ng bossing pagdating sa kanilang frontcourt rotation. Kaya atin alamin mga chong kung ano na ang latest update o development tungkol dito kay Brandon Roser. Well, ayon pa sa ating nakuhang reports mga chong ay kailangan pa ng 6'7 big man na mag-sit out ng isa pang linggo upang tuluyan makapuli recovered sa kanyang injury na nakuha habang naglalaro noon sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Pero ayon naman kay Coach Ariel Vanguardia ay kailangan nila gumawa ng conservative approach pagdating dito kay Brandon Roser. At inamin din ni Coach Ariel na bagyang nagpa-practice si Roser kasama ang bossing sa kanilang 5-on-5 scrimmages dahil isa ito sa practical na gawain upang mabigyan ng habang oras at maging familiar sa sistema ang nasabing Phil Am Big Man. Sa ngayon mga chong, tatlong games na ang hindi napaglaruan ni Roser para sa Blackwater Bossing ngayong Philippine Cup. Well, sa pambalita naman tayo mga chong, may magandang sinabi nga o matinding sinabi ang Phil Am rookie ng barangay Nebra San Miguel na si Jeremiah Gray at ito ay patungkol pa rin sa paglalaro neto sa Gene Kings na posible mangyari ngayong taon o sa susunod na taon. Well, ayon pa sa latest interview dito kay Jeremiah Gray ng isang Filipino sports analyst at writer na nakabase sa Estados Unidos ay 75% na nga ito nakaka-recover sa kanyang ACL injury at bagya na ito nakakapag-practice ng basketball at nakakapag-ensayo sa gym upang maging malakas ang pangangatawan neto. Dagdag pa sa naging interview mga chong kay Jeremiah Gray ay inamin neto na miss niya na maglaro ng basketball dahil ito talaga ang passion at nagpapasaya sa kanya. Sinabi din ni Gray mga chong na may nararamdaman siyang pressure ngayon sa kanyang sarili dahil maglalaro siya bilang isang Gene Kings na isa sa pinakamaraming fans sa PBA at syempre malaki ang expectation sa kanya ng franchise kaya nga ginagawa niya ang kanyang makakaya upang makafully recovered at makapaglaro na sa wakas sa kupunan ni Coach Tim Cohn. Muli sa ating balita mga chong, mukhang hindi talaga maganda ang pagsisimula na Magnolia Chicken Templatos ngayong PBA Season 47 Philippine Cup dahil sa kanilang makasunod na talo. Dahil nga dyan mga chong ay sinabi ni Coach Chito Victolero na malaki ang naging epekto ng kanilang grueling schedule at syempre ang mga injuries na naging resulta ng kanilang mga labanan ngayong conference. Well, ayon pa kay Coach Chito Victolero mga chong, umaasa siya na makakasurvive sila sa kanilang schedule at sa mga laban kontra sa mga mabibigat na teams ngayon sa liga. Kaya nga gumagawa sila ng mga adjustments na makakatulong sa kanila na makarecover at bumalik sa winning column. Dagdag pa ni Coach Chito Victolero mga chong, kailangan talaga nila makarecover at makapagpahinga dahil naglaro sila ng 3 games sa 5 araw. Kaya nga napakahirap sa kanilang lahat ang masikip na schedule. Pero umaasa naman si Coach Chito na makakasurvive pa rin sila kahit pa masikip ang kanilang schedule ngayong season. Well, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA mga chong at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.